Advent. SUV pala. SUV, USB. Diba yung SUV? USB pala, no? Baligtad. Okay. So, kinakailangan po, klaro. Sabihin po, klaro yung mga pangarap natin. Okay? Kailangan clear sa mind natin yung pangarap. Kasi kung ano yung ating pangarap, ito po yung mangyayari. Pero mangyayari ang ating mga pangarap, ano yung requirement? Ano? Pangarap na nga po yun. Anong kailangan? Ayun, sinisigaw nyo kanina? Believe. Okay? Mangyayari po yun mga pag nagsimula kang maniwala or magkaroon ka ng faith sa iyong pangarap. Tama po ba? Yes. Kung kayo po ay nangangarap ngayon at kayo ay nagdududa kung mararating nyo ang inyong pangarap, huwag na kayong mangarap. Dahil bali wala lang ang inyong pangarap. Ang number one key para mas ma-achieve ninyo ang inyong pangarap, Believe sa sarili. Okay? Una, kanino ba dapat tayo magkaroon ng belief? Sa? Kanino? Okay, doon sa lumikha sa atin. Di ba? Kay God. Lahat po ba kayo ay believe kay God? Yes! O ba kami ayaw kay God? Lahat. Di ba mayroong mga ayaw? Si ABL? Si ma'am nanonood ng ano? Ano ba ABL? Nathaniel. Okay. Kailangan ang ating puso at ang ating utak, isipan, ay magkaisa, tayo ay naniniwala sa Lord. Okay? Ano paniniwalaan natin kay Lord? Kasi si Lord unang nangarap sa atin. Tama po ba? Ano po ang pangarap ni Lord sa atin, sa bawat isa? Maging successful. Sa Jeremiah 29 verse 11, ang sabi doon, "For I know the plans I have for you." Di ba? May plano ang Panginoon, may pangarap ang Panginoon sa inyo, sa bawat isa sa atin. Ano daw yun? Plan to prosper you. Ang ganda ng pangarap ni Lord, no? Plan to? Sarili din natin, plan to prosper me. Di ba? Plan to give me hope. And a good future. Grabe. Grabe yung dream ni Lord sa atin. Kayo po, anong pangarap nyo? Prosperous din? At hindi lang doon nagtapos si God. Hindi lang doon nagtapos. Para ma-fulfill yung pangarap na, ng Diyos sa atin, alam mo, ipinadala niya kung sino? Sino po pinadala ni Lord para ma-fulfill yung dream niya, yung pangarap niya sa atin na tayo ay maging prosperous? Sino po? Si Jesus. Si Jesus, di ba? Dahil dahil sa Bible verse na nabasa ko, sa John 10:10, ipinadala niya ang Panginoong Jesus para tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sa English po, to have it in abundance. Okay? Pag sinabi natin abundance, ito po ay walang pagkukulang. Tayo po ay laging nananagana. Tama po? Una, para matupad ang pangarap nyo, believe in? Number two, believe. Kanino? Self. Sa sarili. Okay? Believe to your? Self. Ang tanong, believe ka ba sa sarili mo? Yes! Huwag kang magdududa, ha? Sa sarili mo na kaya mong gawin ang OPI. Di ba? Kasi, kalaban natin, ito po ang number one na kalaban natin. Ang ating sarili. Okay? Pag tayo po, narito ngayon, parang ang taas ng ating bilib sa sarili natin, kayang-kaya natin paglabas dito. Tama po ba? Parang ang dali-dali lang yung mga sinabi ni Sir Emma, ang dali-dali lang. Pero pagdating natin, doon sa labanan, sa battlefield po natin, sa mga kung saan-saan tayo umuwi at tayo nagsishare na po ng ating negosyo, tumataas pa po ba? Pag may nagsabing, ay, ayoko niya, scam yan. Nababawasan ba yung bilib sa sarili? Sometimes. Ito yung realidad, di ba? Pagka meron tayong pinausap yung kaibigan natin, nireject tayo. Tumataas ba? Bumababa? Bumababa, di ba?
Ngayon, ano po yung pag-charge pagka kayo ay naloloba? Charger. Ang pag-charge ay dito ulit. Okay? Attend po ulit tayo dito ng Saturday para tayo ay mag-recharge. Kumuha ng knowledge. Okay? At sabihin natin, kayang-kaya mo to. Okay po ba? Believe tayo sa sarili. Number 3. Believe dapat tayo sa business, sa company po natin. Sa One Philippines International, kailangan 100% naniniwala tayo na yung ipinagsasabi, kwento ni Sir Eman kanina, ay mangyayari. Ano po? Hindi yung pag may nasa lubong kayo, merong nagpunta sa inyo at sinisiraan ng OPI, ano sasabihin nyo? Ay, oo nga. Ganun ba ang bilib? Kailangan tayo po unang-unang magdi-depense. Diba? Atin pong ididepensa kung ano ang ating kumpanya. At sasabihin natin, hindi yan totoo. Diba? Kasi tayo unang-una 100% naniniwala sa ating company. Someday, ang One Philippines International magiging isang pambansang. Yan ang sabi. Ito po yung pangarap ng ating company. Okay? Believe to the company. Number 4. Kanino pa? Product. Very good. Believe dapat tayo sa ating mga products. Okay? Believe pa kayo sa products natin? Yes! Ako din po, noong una, hindi pa ako ganun kabilib. Okay? Ang pinakamahirap po paniwalaan, yung first time mo makita at hindi mo talaga siya kilala. Diba? Parang stranger na tao lang yan. Diba? Na maniniwala ba ako sa kanya? First time? Diba hindi? Ganon din po sa products natin na hindi talaga tayo maniniwala kung talagang walang nagsasabi dito sa unahan na gumaling. Tama po? Tumigas ang muscles. Diba? Pumunti tayo. Ako po ay produkto rin po ng ano, nung mga death nung ating kanina side effect. Nung po una kumakita niyo ako, ako ay nukmukhang kaitim. Yes. Yes po, yes. At ako po ay nahihiya humarap sa tao dahil ako ay maitim, parang wala akong self, ang baba ng self-confidence po. Okay? Pero nung po ako ay nag-add life, pero naging maputi. At kita niyo po, medyo pumuputi. Okay? So, believe tayo sa products ng produkto po natin, kaya natin ipaglaban. Kaya natin itong ipagtanggol. Kahit kanino pwede natin i-line up yung ating product. Okay? Ito ang ating produkto. Ano po? Number 5. Kanino pa? Believe kayo kay Upline. Okay? Sino pong Upline nyo? Believe po ba kayo dyan? Ang ating pong negosyo, ang ating pong pinasok ng negosyo to, hindi po ito recruitment agency. Ang ating pong mga tinukuha dito, business partner, hindi ito pampa requirement sa OPI birthday na kailangan makakuha ka ng 4 para mabigyan ka ng OPI birthday. Hindi po. Ang ating business dito, tayo po ay mag-produce ng leader. Okay po. Na kailangan, kung kinuha nyo siya, kailangan meron kayong target sa kanyang day kung kailan siya magiging leader. Diba? Tuturuan mo po siya. At kung ikaw naman po ay hindi pa leader, ikaw naman po ay pupunta doon sa apply mo at ikaw ay magpapaturo. Diba? At kung yun ang mga apply mo, hindi pa rin, siya ay magpapaturo pa rin sa apply. Nakuha nyo po. At kailangan po dito, ang lagi kayong nagpe-fellowship ng inyong mga upline. Okay po ba yun? Lagi kayong may kainan. Huwag lang kayong magkakainan. Diba? Kasi yung nabibuild yung relationship natin pag lagi tayong nagsasalo-salo. Tama po? Diba mabilis makabuild? Lalo na yung nagiinuman. Diba sir? Sino yung mga nagiinom? Ang bilis makakuha ng barkada. Diba?
Pero yung mga hindi nagiinom, magulad ko, parang pag nakita ng mga kabarkada mga manginginom, para silang naiwas na. Pero kung yung aking kapatid po kasi manginginom, pag nagpunta yun sa isang bayan, halos yung buong barangay doon, kakilala niya at kaibigan. Kasi lagi silang magkakainuman. Okay po. So believe tayo sa ating upline. At pang, ito yung last. Believe tayo sa downline natin. Kailangan ikaw mismo, huwag mo, ano ba naman yan si downline? Puro palpak na lang. Diba? Ano ba naman si downline? Kailan pa ito matututo? Ang dami-dami ko nang ibinibigay na instruction, palpak pa rin. Okay? Okay lang po yun. Sa una, normal po yan ang ating downline ay pasaway. Palpak. Pero habang kumatagal at tayo kasi dinuduplicate natin yung sarili natin sa ating downline, okay lang yun kasi tayo ay naging pasaway din naman nung tayo pa ang tinuturuan. Okay po. So tayo po yung mga bago dito sa negosyong to, ito po yung dapat nating paniwalaan. At dahil dyan, matutupad po yung inyong pangarap. Ma-achieve niyo po yan. Okay? Dream, believe, achieve. Okay? Balta natin sa achieve, survive, balta natin na achieve. Okay? Ma'am, yung pangarap niyo pong bahay, kailangan lalagyan niyo po ito ng target date. Time frame. Okay, ma'am, yung pangarap niyong kotse, lagyan niyo ng time frame. Kasi po, ito po ay nakatingin palagi sa ating dream. Okay? Ang Diyos mismo ang nagbabantay sa mga pangarap natin. At pagka po tayo ay lumalakad na partner si God, 100% walang duda yung pangarap niyo po, ma'am, matutupad. Be specific. Huwag kayong hihingi. Gusto ko kotse. Diba? Anong klaseng kotse binigyan ka? Kia Pride, CD5. Yung lumang-luma. Yung kasi yung kotse namin muna, yung CD5. Okay? Tapos pagdating sa iyo, magre-reklamo ka. Diba? Kaya kailangan, sabi natin kay Lord, gusto ko, Lord, adventure. Diba? Be specific. Sabi mo ko ng kulay, gusto ko, Lord, black. Ano pa? Gusto ko, Lord, automatic. Diba? So, kailangan naka-detail po kasi si Lord kung gusto niya, detalye ang ating mga hinihiling sa Kanya. Amen? Amen! Tayo po inong kayo, tayo pe-pray. So, ngayon. Okay. So, dito lang po tayo iikot. Okay? Dito lang nandito. At kailangan, ito po yung target natin. At si Lord, alam niyo si Lord, naka-smile yan pagka po tayo natutupad yung pangarap natin. Gusto niyo si Lord mag-smile sa inyo? Yes! Okay? So hanggang dito na lang po. Maraming salamat and I hope na meron po kayo napulot na